dun sa mga nagre-reaction, yun po yung reason kung bakit hindi ko po pinapayagan ang mga nagre-reaction na sa amin. Although mayroon po kaming dalawa na ito po ay PP team, so sa amin lang po ito talaga at alam nila yung mga nangyayari. Si PP team natin na si Dong Stevie at si Marites Dudes, yan, ito naman po ay pinsan ko, so wala pong problema. Kamag-anak namin, so second cousin. So hi mga kadudes, kapugong biyahero, muling nagbabalik, Marites Dudes TV. At kung bago ka lang sa channel na to, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscribe dyan, please. Sa video nga pong ito mga kadudes, ay gagawa natin ng reaction yung patungkol kay Mia. Na si Mia ay hindi lang po swerte, dahil napakaswerte niya po. Natagpuan siya ng ating pugong biyahero dahil sa unang pagtatagpo pa lamang po nila ay nabigyan na si Mia ng scholarship at hindi lang po yun. At sa pangalawang balik nga po ng ating pugong biyahero, tulad ng naipangako niya, magdadala sila ng plywood, amakan at yero. At tinupad nga po nila ito at sila po mismo ang gumawa ng sahig. At mapapanood po natin yung full video dun sa mga upload ni Sir Paul sa mga part po ng kanyang episode about po kay Mia. At ito nga po, ito pang isang sorpresa na gusto ni Mia na magkaroon ng bisikleta. Kaya po ang ating pugong biyahero ay agad naman po talagang dinala ang isa pang sorpresa para kay Mia na bisikleta. At dito nga po ay tinuruan din nila si Mia paano magbike dahil hindi pa po siya masyadong gamay sa pagmamanahe ng bisikleta. So, panoorin po natin. Ito na yung bisikleta! Ah, diba? Ito na yung bike. Oh. Ito na yung bike. Medyo may gasan ba dito? Meron na bibili ng gasolina dito? Meron? O sige, papakarga muna tayo. Ay, sorry! Akala ko nga to! Halika! Ah, dito tayo. Halika dito. Para malilim. Abot-abot ang ngiti ni Mia. No? Tuwan-tuwa si Mia. Ito na yung bisikleta mo. Okay. So, ang binili natin, mga kababayan, ito ay kumpugas sa itandahan sa mga surplus. Kasi para mapag-aralan niya po, no? Meron po kasi nag-sponsor dito na bibilang talaga siya ng bike. Na ano, ito, pang ano lang niya, pang training. So, para matuto siya. No? Pag natuto ka na dito sa pagbabike mo, yun na. Yung marunong ka na magbisikleta, bibili na natin yung isang bisikleta na may matibay. Para ito, magagamit naman ng tatay mo kung saan. Halimbawa, susunduin yung isang kapatid mo doon. May maliit pa sa school, ikaw marunong ka naman na magbike. Diba? So, piniprepared natin ito para sa iyong pag-aaral bisikleta. Ready ka bang matuto? O sige, wait lang. Ito po ay surplus galing Japan. So, siya galing kahapon Japan eh. What? Oo, kumain nga ako. Puro cherry blossom. Kahapon din. One moment in time kasi yung pagpunta namin eh. Mabilis talaga kasi nga, pagka sa Japan, mabilis ang ganda ko pa bagay-bagay. Ganda ng kulay, di ba? Kulay pink. Anyway. Sige nga, sakay ka nga. O, teka muna. Sumakay ka nga. Tingnan natin. Kung abot, abot ang lupa. O bababaan pa, Day? Babaan pa, Day. Babaan mo, Day. Ito ba? Babaan? Oo. Nabababaan to kasi medyo mataas, mga kabayan. Para at least eh, sakto yung paa niya, yung nakakatuon siya na gano'n. Para matuturuan na natin siyang magbisikleta. Okay. Tapos yung bibili na bike talaga sa kanya, yun pong may basket. No? Try ko muna baka hindi naganap eh. Ay, di mo ito yan. Ayaw, Day. Asa ba'y susi, Day? Day. What?
Asob ka, Day. Pag naging asob, Day, bababaan lang po natin. O, Day. Pag natuto na siya mga kabayan, para pagpasok niya, hindi kasi pwede yung sidecar kasi medyo may bundok pa doon pa akit na pag ano. Yan, Day. So, mahirapan kasi si Mia pag ano, pag tulak-tulak. Pasik ikaw. Sobrang baba na. Atlas mo konti. Ayan. Kasi para maitutuon niya yung paa niya, kasi baka mamaya masub-sub siya eh. Ito muna yung pagpapraktisan niya. Ayan. Okay na to, mababa na. O, Mia, try mo nga. Sige nga. O, mababa na. Ay, nataas pa rin, Day. Asakto lang. Okay. Pag nag-aaral ka ng bisikleta, huwag bigat ang katawan mo. Kasi pag mabigat ka dito, tutumba ka. Pag mabigat ka doon, tutumba ka. Kailangan balance lang. Hawakan pa kami dyan. Pero mas maigi talaga matuto yung ganyan. Balancing lang muna. Pag natutunan niya po yung balancing, madali na yan. Kunti na lang eh. Kunti na lang, makakarating na tayo. Kunti na tayo, kapi ba ito? Sige, Day. Sige, Day, kapoy na ako, Day ba? Dugay ba ikaw, Day? What? Kunti na lang, Day. Pag gusto niya talaga. Oo, pag gusto niya talaga. Di ba? Mahirap talagang matuto niya. Pero kaya mo yan. Okay, balik na tayo doon. Kasi hahaponin na tayo. Okay. Pag dadalhin kasi natin siya sa Davao. So, ang practice mo lang nito, pag uwi mo sa hapon, ha? O pag, baka mamaya, di ka na pumasok, mag-practice ka lang na mag-practice. Magal ka, huwag kang mainip na matuto, ha? Mag-practice ka lang isang oras, tapos, balancing ka lang muna dito, balancing. Pero dapat yung tatay mo nasa likod mo, baka siya mabangasan ka, ha? Okay? Tapos, isang oras, the next day ulit, isang oras, ha? Hanggang sa matuto ka. Pero pag natuto ka na, huwag paspas mag-bike, ha? May mga truck dyan. Ha? Okay, sige. Talaga na. Ayun nga mga kadudes, itong araw nga din pong yun, dadalhin pala si Mia sa Davao kung saan si Sir Paul at si Madam Yula ay tumutuloy. So para ipakita kay Mia at maranasan naman ni Mia yung buhay lungsod. So yun yung kagustuhan ni Sir Paul na at least kahit ilang araw maranasan ni Mia, magkaroon siya ng experience. So yun nga po, dinalas na si Mia dun sa tinutuluyan ni Sir Paul at inilibot siya dun sa tinutuluyan nila. Nag-swimming nga din po sila dun sa swimming pool dun at balak din po ni Sir Paul na ipa-makeover. So tingnan po natin. Dahil nga po malapit din po yung tinutuluyan ni Sir Paul dun sa mismong SM ay hindi na po sila bumiyahe ng napakalayo. Dahil po nung kahapon po na nagbiyahe sila na halos sa oras din po ay si Mia ay nagsuka. Nakailang stopover din po sila ni Sir Paul dahil para mahimasmasan yung pakiramdam ni Mia dahil first time nga po niya magbiyahe ng malayo at hindi po siya sanay na sumakay ng sasakyan na ganun nga po. Kahit naman po ako nung bata, eh ganyan din. Kahit naman po siguro tayo noon, no? Kapag di tayo sanay, talaga nung susuka tayo dahil hindi nga tayo sanay eh. So ganun po ang naranasan ni Mia nung bumiyahe po sila ng Davao nung nakaraan po. So ngayon, swerte dahil yung SM ay malapit mismo doon sa tinutuluyan ni Sir Paul, kaya minuto lang ay handa na sila. So ngayon po ay ipapa-makeover nila si Mia. Panoorin po natin. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Ayan mga kadudes, talaga namang tutok na tutok ang ating pugong biyahero kay Mia. At napakaswerteng bata. At kahit pa paano, nang ilang araw ay naranasan niya yung pamumuhay sa syudad kasama ang ating pugong biyahero. At ayun, ganyan po kabait ang ating pugong biyahero. Talaga naman pong hindi iniwan si Mia. At binigyan ng pagkakataon na maranasan yung mga ganong bagay. So muli po, ito si Marites Dudes TV. Huwag po natin kalimutan pindutin ang subscribe button dyan, please. I believe we found something this good.